بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa second subject natin sa online classes natin sa FANAR for Level 2, ang magiging subject po natin ngayon ay ang Quran, na ang tatalakayin natin ang Surah Alaq o Namuong Dugo. Masya Allah, ito po ay isa sa pinakamagandang mga surah na sa palagay po natin hindi po natin mabibigyan ng hustisya sa kukunting oras na itinalaga sa pag-aaral na ito. I hope magkaroon pa tayo ng ibang pagkakataon na pag-aralan ang sura na ito dahil napakarami po nating makukuhang lesson, hindi lang po para sa ating mga sarili, para sa papatupad ng ating pananampalataya kay Allah, subalit pati rin po sa pakikitungo sa ibang tao, kung ano yung mga pagsubok na pwede nilang idulot sa atin, at sa pagpapatayo ng sistema ng Islam para sa sangkatauhan. Dito po sa sura na ito, mashallah, marami po talaga tayong makukuhang kaalaman. So, inshallah, bigyan nawa tayo ng tawfiq sa araw na ito para po makuha natin yung lesson ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sura na ito. So, ang pag-uusapan po natin, tulad ng nakasanayan, ano yung paniwala ng sura na ito? Ano ang ibig sabihin ng mga salitang Arabic rito, ang kanyang kabuuang kahulugan, at yung mga aral na pwede natin makuha sa sura na ito. Kung makikita nyo po ang picture na ito, ito po yung tinatawag na namubuong dugo na muallak. Ang muallak, ang ibig sabihin ng muallak, ay nakahang o nakasabit. So kung titingnan po natin, ganito po yung sitwasyon natin, subhanallah. Ganito po yung itsura natin nung tayo ay nasa sinapupunan ng ating ina. So, simulan po natin. Ang sura na ito ay Makkiya. Para po reminder uli na ang Makkiya, ang tinatarget nito ang puso natin, ang paniniwala natin kay Allah. So every time na naririnig natin na ang sura na ito ay Makkiya, sikapin po natin na merong mabago sa ating mga kaugalian, lalong-lalo na sa pananaw natin kay Allah sa mga kaugalian natin. Ang pinakaunang revelasyon, ayon sa tamang opinyon ng ating mga pantas, ito yung pinakaunang revelasyon na ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbigay gabay mula sa Quran sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay na ito ang pinaka malaking biyaya na itinanggap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanggap ng kanyang umma na binigyan ng gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala pati yung mga hindi naniniwala sa kanya. Subhanallah. Ang kasamaan ng pagsuway ng utos ni Allah dahil sa antas, kayamanan at kasaganahan. So dito po sa aya na ito, makikita natin yung mga consequences ng taong kapag sinuway niya ang Allah subhanahu wa ta'ala na inaakala niya sapat na yung kanyang antas, sapat na yung kanyang katayuan sa lipunan, sapat na yung kanyang kayamanan at yung kasaganahan niya upang suwayin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinagkaibahan ng taong may gabay at wala
MashaAllah, makikita po natin yan lahat sa pagsasalaysay natin isa-isa ng mga aya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Simulan po natin, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ng Allah, ang maawain, ang mahabagin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Magbasa ka, O Muhammad, sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha sa lahat ng bagay. Ang iqra, ito po ang tinatawag na pag-utos sa lingwaheng Arabic na sinasabing magbasa ka. Ito po yung pinakaunang narinig ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nasa kuweba ng Hira, kung saan nagko-contemplate ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nagmumuni-muni sa sitwasyon dahil sa pagkakataon na ito, siya ay 40 years old. Malamang, ang mga taong umabot na ng 40, nasa sitwasyon na kung saan kadalasan nagmumuni-muni na siya sa kanyang sitwasyon. Ibig sabihin na i-google niya na yung mga panahon, ang kanyang kabataan, sa kung ano yung gusto niyang gawin. At pagdating ng mga 30s, na i-apply niya na yung mga iniisip niyang mga plano. Pagdating sa 40, unti-unti na itong pabalik. Pabaliktad na yung takbo ng kanyang buhay. Kung ihahalin tulad pa natin sa dasal, nandun na po siya sa tinatawag na maghrib. Or nandun na siya sa asar. Malapit na siyang mag-maghrib at mag-isha. Natapos na yung fajar, natapos na yung duhur. So, nagmumuni-muni ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ano nga ba talaga yung purpose ng aking buhay? Bakit ako nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit ganito ang sitwasyon sa Makkah? So usually, hindi po natin magagawa ang pagmumuni-muni ng tama kung hindi tayo lalayo kung saan tayo nakasitwasyon. Kaya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, minabuti niya para magkaroon siya ng tamang kasagutan doon sa gusto niya, lumayo-layo muna siya sa kung ano yung nakasanayan niya. Subhanallah. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ating modelo. Dahil kapag nasanay ka na at naging ugali mo na, papasok ka ng maaga sa Sunday, 4 o'clock uuwi ka na, magluluto ka, manonood ka ng YouTube, at mga 10 o'clock dahil maaga pa pa yung pasok mo, matutulog ka na. MashaAllah. So, paulit-ulit po yung buhay natin. Kapag 40 years old ka na at ganyan pa rin yung buhay mo o buhay natin, nakakapag-isip-isip tayo, ano nga ba talaga yung silbi ng buhay ko? Ito lang ba? Magtatrabaho, manonood ng YouTube, kakain, matutulog. Ganun lang po, paulit-ulit. So kapag hindi po tayo nagbabakasyon, hindi tayo lumalabas dun sa cyclical na ginagawa natin, kadalasan hindi natin nare-realize na nauubos na yung panahon natin na hindi natin alam kung tama nga ba yung ginagawa natin dito sa mundo. So sa pagmuni-muni ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakita niya yung mga taong sumasamba sa mga idolo, sa mga ribulto. Naisip niya, ito ba? At kung titingnan po natin yung sitwasyon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya ay dineclare ng mga tao sa Makkah na napaka makatotohanan. Ibig sabihin na establish niya na siya ay makatotohanan.
Nakakatulong siya sa ibang tao. Di ba po, narinig natin yung speech ni Khadija kung nanonood tayo ng sira. Sabi niya, tumutulong ka sa tao, hindi mo pinapabayaan yung mga mahihirap. Ibig sabihin, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay sadyang matulungin. Sadyang nag-iisip kung paano pa siya makakatulong sa ibang tao. Allahu Akbar. So sa pagmuni-muni at lahat-lahat ng ito, pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya yung sa kasagutan ng kanyang pinagmumuni-munihan at sabi sa kanya, Iqra. Pero mga kapatid, kung titignan po natin yung sitwasyon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam o sitwasyon mismo ng Makkah, wala pong nagbabasa. Kahit po sa mga Europe, ibinand nila yung mga libro para magbasa, para magkaroon sila ng authority na sila lang ang magsasabi kung ano yung tama, ano yung mali. Ibig sabihin yung mga praile o yung mga priest o yung mga pari lang ang may karapatan na according dun sa kagustuhan nilang tama o mali. Pero ang sabi ng Allah, Iqra. Unang question, meron bang libro dun na para basahin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pangalawa, ang Rasul ay hindi sa mga taong nakakabasa. Subhanallah. So, ang kasagutan, e basahin mo lahat ng darating sa'yo sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kung ano man yung darating sa'yo na gabay, ito ay lahat galing sa ngalan o dahil kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra sa ngalan ni Allah. Bakit? Bakit mo kailangan sundin? Bakit mo kailangan intindihin? Dahil siya ay Rab. Pag sinasabi nating Rab, ito ay ang tagapangasiwa. Tagapangasiwa, hindi gagalaw ang lahat ng mga bagay sa mundong ito kung walang pangangasiwa ng Allah. Lahat ng mga puno mamamatay. Pag namatay na lahat ng puno, wala na pong existence na makakain yung mga hayop. Pag wala ng mga hayop, wala na pong mga tao. Kapag wala ng mga tao, sino pang sasamba? So, walang gagalaw, walang mangyayari kung walang tagapangasiwa. So, nasa right mo na sundin lahat ng darating sa iyong gabay sa ngalan ni Allah na tagapangasiwa. Ano pa? Alladhi khalaq. Ang lumikha. Hindi niya sinabing lumikha sa iyo. Pero ang lumikha, maaring lahat ng paglikha. Kung hindi tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, meron pa kaya tayong karapatan? O meron pa kayong maririnig na Mex? Meron kayong maririnig na Abdullah? Na Alvin Aguilar? Meron ka bang maririnig na Abu Basa kapag hindi ka nilikha ng Allah? Sa point na nilikha ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan mo na maniwala sa gabay na ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Pangatlo, na kung ano yung sasabihin natin o gagawin man natin, ito ay dapat para magkaroon ng guidance sa ngalan ni Allah. Ibig sabihin, gagawa tayo ng kabutihan, hinihingi natin always yung guidance ng Allah, kaya sinasabi natin, Bismillah. Gagawa ako ng mga bagay na ito sa ngalan ni Allah. Ibig sabihin, kahit ang propeta, kung nagdadawa man siya, o iniimbita niya lahat ng mga tao patungo sa Islam, sa ngalan ni Allah, hindi sa ngalan niya. Ganon din po, bilang reminder sa atin na nagdadala at tumanggap ng responsibilidad na pagdala ng mensahe ng Islam, kailangan
Kapag nagdadaawa tayo, hindi sa ngalan ko, sa ngalan ni Allah. Nako, meron po sa atin na kapag nagdadaawa at hindi nakinig sa kanyang daawa, ang sasabihin, sinaran na ng Allah yung kanyang puso. E kanino ba? Sa ngalan nino ka nagdadaawa? O nagjijihad o lahat ng mga ginagawa nila, kapag natamaan yung kanilang ego, nako, mukhang hindi sa ngalan ni Allah ang ating pagdadaawa, pagjijihad, at paggawa ng kabutihan. Sikapin po natin, intindihin, unang-una, yung tagapangasiwa. Lahat ng katawan natin, kahit yung mga buhok na tumutubo sa atin, lahat yan kapag walang nangangasiwa niyan, hinding-hindi magiging tama yan. Ang araw, ang buwan, ang lahat ng equilibrium dito sa mundo. Ang lumikha, wala tayong karapatan kung hindi tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sino? Khalaqal insana min alaq. Ang lumikha sa mga tao mula sa alaq. Ang alaq, sabi nga natin, alaqa, ibig sabihin, nakasabit. Kung makikita nyo po yung picture kanina, para tayong mga nakasabit na nabuong bugo, na dugo. Ulitin po natin. Makukuha po natin na lesson dito na hindi dapat tayo nagyayabang. Dahil unang-una, itong katawan natin, bago pa man ito naging katawan, dumaan muna sa mga stages. Pero bago ka pa pumasok dun sa sinapupunan ng iyong nanay, ano ka? Isa kang sperm. Na minsan, kinukonsider pa natin na marumi, na kailangan pang labhan yung ating mga damit pag natamaan ito. Subhanallah. Yung Quran, ibinaba kay propeta na hindi marunong magbasa, ibig sabihin, nung binigyan siya ng gabay, nagkaroon siya ng tamang kaalaman. Which is supposedly, ang kaalaman ay makakabigay sa iyo ng humility, ibig sabihin, pagkakaroon ng pagkumbaba. Ang kaalaman dapat ang magpupush sa iyo na dapat kang mas lalong maging humble at hindi ka maging hambog. Subhanallah. Khalaqal insana min alaq. Katotohanan, nilikha ang mga tao mula sa parang patak ng dugo. Iqra wa rabbukal akram. Magbasa ka at alalahanin mo ng iyong tagapaglikha, iyong Panginoon o iyong tagapangasiwa ang pinaka mapagbigay. So, isipin po natin na kung ano man meron tayong kaalaman ngayon, eh lahat yan dahil sa pagiging mapagbigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Although meron tayong ginagawang mga sabab o yung mga rason para magkaroon tayo ng kaalaman, pero pag hindi po ipinamigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, never kang magkakaroon ng kung anong meron ka ngayon. Allahu Akbar. Reminder po sa ating lahat na dapat mabago yung pananaw natin sa kung ano yung tinatamasa natin, mga kabutihan, kaalaman, na dapat nagpupush sa ating pababa na maging humble. Pang-apat, alladhi 'allama bil qalam. Ang sino? Ang Allah subhanahu wa ta'ala na mapagbigay
binigyan ka ng tinuruan, alama bil kalam. Ibig sabihin, tinuruan niya ang mga tao in the means of, ano, kalam. Ang ballpen o ang lapis, nagagawa nito, nakakasulat ng maraming information. Kaya lang dumating sa atin ang mga kasulatan ng mga taong nauna bilang gabay natin dahil sa mga naisulat. Yung mga technologies na meron tayo ngayon because of the discoveries of the people before us. And it was written, naisulat. Kaya natin nababasa. Kaya nagkakaroon tayo ng kaalaman ngayon na babaguhin natin in terms of every field of expertise. Kung ang hilig mo ay history, sabi sa'yo, basahin mo yung history so that history will not repeat itself. Kapag pupunta ka dito sa mathematics, para yung mga engines mo ay maging tama yung calculations ng mga buildings mo para hindi gumuho, pag-aralan mo yung mga naunang mga kasulatan. Kaya ang sabi ng Allah, Alladhi allama bil qalam. Ang nagturo sa iyo sa pamamagitan ng panulat. Allamal insana ma lam ya'lam. Katotohanan na tinuruan ang mga tao na mga bagay na hindi pa nila alam. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, nung hindi pa siya nabigyan ng gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Quran at lahat ng mga taong nasa Makka, nung hindi sila naabutan, puro po sila ay nangangailangan ng tunay na kaalaman. Hindi po lahat ng kaalaman ay beneficial. Maraming kaalaman dyan, especially ngayon sa internet na ako, punong-puno ng mga useless information na hindi naman nakakatulong sa atin. Alam al-insana ma lam ya'lam. Tinuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta, pati na rin yung mga taong Makkah, pati na rin mga umma ng propeta na mga bagay na hindi natin alam. Araw-gabi po, subhanallah. Unang-una, ang Makkah ay walang mga institution na kung saan nagsusulat yung mga tao. Poets, marami. Pero as an institution of written books, wala po. Pero nung ibinaba yung Quran, nako, makikita nyo po yung Iraq, yun yung pinaka number one na napakalaking library kung saan nakolekta natin lahat ng mga books ng ibang mga philosophers tulad ni na Plato, tulad ni na Aristotle, at trinanslate ng mga Arabs historians natin. Trinanslate nila at ginawa pa nilang mas mabuti according sa pagsunod nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga taong gustong matuto, subhanallah, pumupunta sa Iraq para matuto. Yun ang sentro ng knowledge. Subhanallah, nanggaling lang po yan sa Quran. Napakaraming volumes. Kung titignan po natin, volume ng hadith, ilan yung collectors? Almost 7, 6 collectors ng hadith. Ilang mga volumes yung mga libro nila. Yung nag-sharh o nag-explain ng hadith na yan, ilang volumes ang Fathul Bari. Ilang volumes yung mga nasulat ni Imam Malik, ni Abu Hanifa, ni Imam Shafi'i. Allahu Akbar. Tinuruan ng mga tao ng mga bagay na hindi nila alam. Kalla innal insana layatagha. Subhanallah. Di po ba tinuruan tayo na maging humble, binigyan tayo ng kaalaman ng Allah mula sa pagbibigay ng gabay ng Quran, ibinigay sa atin ng tamang landas. Pero anong sabi sa pang-anim na sura o na aya? Anong sabi?
ng Allah subhanahu wa ta'ala, kalla innal insana layatagha. Subhanallah. Ang mga tao, katotohanan, sila ay, ano? Magmamalabis. Ang taga, ito yung alam mo, yung limitasyon mo, pero mag-e-extend ka dun sa mga boundaries. Imaginin po natin yung mga sarili natin. At sikapin po natin intindihin at i-internalize ang sinasabi ng Allah na katotohanan ang mga tao ay pipilit na lumabas dun sa limitasyon na ibinigay sa kanila ng Allah. Imaginin po natin yung mga sarili natin. Sa mga pagkakataon na nandito tayo sa Qatar, sa panahon kung saan binigyan tayo ng rules and regulations ng company natin, pagdating sa oras, hindi po ba sinisikap natin kung merong pagkakataon na lumagpas dun sa limit na binigay sa atin? Hindi pa natin pinag-uusapan ang pera rito. Kapag sa business, o meron tayong pagkakataon, kapag mangutang tayo, kapag may kausap tayo, isipin nyo po lahat ng mga bagay kung saan ang utak natin na gusto natin parating makapag malabis tayo. Subhanallah, napakatotoo po ng sinasabi ng bawat talata ng Quran na dapat isa pang makakabigay sa atin ng humility. Dapat tayong magpatira pa kay Allah subhanahu wa ta'ala at ibaba natin itong mga kung saan tayo nagmamayabang, itong mga utak natin, ibaba natin at isusujud natin kay Allah. Kaya po makikita natin sa pinakalas, wasjud waqtarib. Allahu Akbar, napakaganda po ng Surah Al-Alaq. Arra'ahu staghna. Bakit minsan nagmamalabis yung tao? Dahil iniisip niya at nakikita niya sa kanyang sarili na siya ay may kasapatan. Sapat na. Allahu Akbar. Minsan, bakit natin kinakaibigan yung iba? Dahil meron tayong makukuha na benepisyo sa kanila. Meron tayong mga kaibigan, kaya tayo nagiging malapit. Maganda yung salam natin sa kanila. Maganda yung pakikitungo natin sa kanila. Kahit sa ating mga relatives. Dahil yung iba, mayaman. Yung iba, may posisyon. Alam natin na meron tayong makukuha sa kanila. Pero kapag dumating naman yung panahon, tayo na yung nandun, naku, hindi na tayo kilala ng ating, hindi na natin kilala yung mga relatives natin. At iniisip natin na hindi ko na kailangan yung ibang tao, sapat na ako. Pati kay Allah, naiisip ng tao minsan na sumuway sa kanya dahil nandun na. Sagana sa lahat ng pangangailangan. Kung tubig, may tubig siya. Kung pera, may pera siya. Kung ano yung kailangan ng kanyang mga anak at asawa, pwede niyang ibigay. So dito, sa pagkakaroon ng imagination na kasapatan, kasaganahan ng kanyang sarili, nagagawa niyang sumuway na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Arra'ahu staghna. Iniisip niya ba kaya siya nagkakaroon ng pagmamalabis dahil sapat na yung kung anong meron siya? Subhanallah. Inna ila rabbika ruj'a. Dito po sa aya na ito, ginigising tayo ng Allah sa imagination at dreaming na sitwasyon natin na katotohanan. Kung ano man meron ka ngayon, babalik ka rin kay Allah subhanahu wa ta'ala na hubot-hubad.
Nakuha po natin sa hadith na kapag bubuhayin tayo muli ng Allah subhanahu wa ta'ala, nikusing, wala tayong dadalhin. Kahit sa pagpatay nga, puti lang yung i-cover sa atin. Subhanallah. Inna ila rabbika ruj'a. Katotohanan, magising ka. Magising tayong lahat kung ano man yung pinagmamalaki natin na kung anong meron tayo ngayon. Katotohanan, babalik din tayo kay Allah na walang wala. So, sino? Kasama po sa aya na ito, yung tinutukoy at pinag-uusapan yung kalagayan ni Abu Jahal. Sino po si Abu Jahal? Si Abu Jahal, ito po yung tiyuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa pinaka worst na kalaban ng Islam. Isa na rin dito si Abu Lahab. Kaya merong mga special na mga ayah na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa para sa atin, bilang gabay para sa atin. Sino? Ano ang itsura ng mga taong binabanggit natin kanina? Yung mga nagyayabang at nagmamalabis dahil sa kasaganahan at kasapatan ng kanilang sa mga sariling iniisip nila. Isa na po si Abu Jahal. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ara'ayta alladhi yanha. Nakikita mo ba o Muhammad kung sino yung humahadlang? Ara'ayta alladhi yanha. Ibig sabihin, ang tinutukoy po ng aya rito si Abu Jahal. Sa lahat ng pagkakataon ng Allah subhanahu ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa lahat ng movement niya, nandun po parati hinahadlangan ni Abu Jahal yung progress ng Islam. La'natullah alayh. Abdan idha salla. Hinaharangan niya o hinahadlangan niya ang isang alipin ang gusto lamang ay ang magdasal. Ang gusto lamang ay manalangin. Subhanallah. Saan kayo nakakita ng mga taong ganito? Mananalangin lang yung ibang tao, hahadlangan pa. Buti kung nakakabigay ng perwisyo sa iba. Nananalangin, mas ikabubuti pa. Ara'ayta in kana 'alal huda? Paano kung siya o Muhammad ay nasa patnubay ni Allah? Dito po pwede po natin masabi yung duaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung sila ay bago pa sa Islam. Nagdua ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Allahumma ansur al-Islam bi ihda al-umaray. Ibig sabihin, Ya Allah, sana bigyan mo ng lakas ang Islam sa pamamagitan ng either of the two of the Umars. Ibig sabihin, ito si Abu Jahal and Umar ibn al-Khattab. So, isa po sa mga options, si Abu Jahal na pwede kasi yung katangian niya eh, hindi po malayo dun sa katangian ng Umar ibn al-Khattab. Ano yung difference nila? Okay? Aw amara bittaqwa. Hindi mo ba o nagtatagubilin sa kabanalan? So hinaharang ni Abu Jahal, hinahadlangan niya yung nananalangin or yung taong ang gusto lang ikabanalan. Ara'ayta in kadhaba wa tawalla. Nakita mo ba o papaano siya na si Abu Jahal ay nagtatatwa, in kadhaba wa tawalla, at tumalikod sa Quran. Si Abu Jahal, may hadith na sinasalaysay na si Abu Jahal at si Abu Sufyan ay dating nakikinig sa pintuan sa mga pader ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga ayah na ipinapadala at alam niya na katotohanan ang dala-dala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niya
Subalit ayaw niyang tanggapin. Kaya nga, siya ay kadhab, ibig sabihin sinungaling, dahil alam niya yung katotohanan at tumalikod siya sa katotohanan. Ito po yung difference nila ni Umar ibn al-Khattab. Alam ya'lam bi anna Allah yara. So, ang taong nakakagawa ng kasamaan, kapag may alam niyang may nakamasid sa kanya, magagawa niya pa kaya yung kanyang gawain? Tayo po, kapag may CCTV, hindi po parehas yung trabaho natin, pati nang walang CCTV. Pag alam natin na may taong nakakakita sa atin, gagawa ba tayo ng kasalanan? Minsan, hindi tayo nakakagawa kasi may nakamasaid. Sabihin ng ibang tao, tingnan mo, may nanonood pala sa atin. Isipin niyo po yung mga masasamang gawain natin. Pag ginagawa ba natin ito, iniisip natin na merong nakatingin sa atin, magagawa kaya natin? Hindi po. Kaya, ang warning ng Allah, alam ya'alam bi anna Allah yara, hoy, sa mga gumagawa tulad ni Abu Jahal ng kasamaan, hindi niya ba alam na si Allah ay nakamasid, nakamamasid sa kanya? Ganon din po, sa lahat po ng mga taong gumagawa ng kasamaan, please, let us be God conscious at alamin natin at bago tayo gumawa ng kasamaan, isipin po natin itong talata na ito na ang Allah ay nakamasid. Hindi ba natin ang Allah ay nakamamasid sa atin? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiya. Kung hindi pa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung hindi pa titigil si Abu Jahal na alam niya na ang Allah ay nakamasid sa kanya, magtigil na siya. Kung siya ay hindi titigil, aming kakalad ka rin siya sa kanyang buhok na nakalawit sa noo. Allahu Akbar. Lanasfa'an bin nasiya. Ang nasiya, ito po, kung saan yung cortex na sinasabi nilang kung saan nag-iisip at nagpo-formulate ng katotohanan, kasamaan, dito po hihilahin. Subhanallah. Isang noble ng Quraysh, si Abu Jahal. Pero dahil hindi siya sumunod sa katuruan ng Islam, para bagang hinihilang mga kambing sa kanilang mga ulo ang itsura ni Abu Jahal. Dahil may pangyayari sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan sinabi niya sa grupo niya na babagsakan ko ng babaliin ko tong ulo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nangyari nga, sabi ng mga kasama niya, o nasaan na? So, eto na nga, nangyari na nga. Sabi niya, kapag hindi pa tumigil ang Abu Jahan sa kanya, hihilahi namin yung kanyang ulo na sa pamagitan ng buhok sa may noo. Kaya nga umatras ng umatras siya at nakikita niya parang merong papatay na siya. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga nung nasa Madina na sila, ikinwento niya ito, kapag hindi pa tumigil si Abu Jahal noon, talagang dun na ang kanyang ending. Nasiyatin kadhibatin khati'a. Yung kanyang noo na yung sinungaling at khati'a. Ibig sabihin, nagkamali. Yung kanyang noo na kung saan pinapasinungalingan niya ang mensahe ng Islam at nagkakamali. Makasalanan. Falyad'u nadiya. So, kung hindi man siya ayaw niyang makinig, ayaw niya pa rin
maniwala na siya ay kakalad ka rin sa kanyang noo. Falyad'una diya, tawagin niya na yung kanyang mga lipon, yung kanyang mga kawal. Sanad'u zabaniya, tiyak na tatawagin namin ang mga anghel kung dala-dala niya yung kanyang kawal, dala-dala ng Allah at tatawagin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang zabaniya, ang mga tagabantay ng impyerno, subhanallah. Sa impyerno po, may mga anghel na nagbabantay dyan para hindi makatakas yung mga gusto lumabas ng impyerno. Isipin nyo na po kung gaano kalakas yan. Shadid. Ibig sabihin, napakatindi. Para bagang mga gangster, ano, mga gangster lang na dala-dala ay punyeta lang. Yeah, ano yung tawag doon? Sorry. Yung dito, ginagamit nila. Punyete. Hindi pala punyete. Sorry. At ang kalaban nila, yung automatic na Uzi or automatic na shotgun o ano bang ano. Meron kayang ganitong, subhanallah, sino kayang magwawagi rito? Sanad'u zabaniya, kalla la tuti' wasjud waqtarib. Wag mo, o Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wag mo silang sundan, wag mo silang pakinggan, wag mo silang, hayaan mo sila at magsujud ka. Ibig sabihin, dun sa pinakaunang talata na binibigyan ka ng guidance, wag kang magmayabang, maging humble ka. Ang sabi dito, ang maging katulad ng mga taong hindi naniniwala at nagmamalabis at nagmamayabang, tulad ni Abu Jahal, wag mo silang pakinggan, magsujud ka. Ibaba mo itong mga yabang mo at ibaba mo ito para kay Allah at isubmit mo yung inyong sarili at maging malapit ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So, inshallah, napahaba po yung ating pag-aaral sa araw na ito. Pero kunin lang po natin yung mga kabuuang kahulugan. Basahin mo kung ano yung ipinahayag sa iyo, o Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa ngalan ng lumikha sa iyo. Ibig sabihin, yung sinabi natin na ang Allah ang lumikha sa atin, nararapat lang na dapat natin siyang sundin sa lahat ng letrang ibinaba niya na bilang gabay natin, kailangan alamin po natin. Maging humble po tayo dahil alamin po natin kung saan tayo nang galing. Tayo ay isa lamang mga nabuong mga dugo. Subhanallah. Ano po ha? Lahat ng meron tayo, lahat ng anong merong advancement, technological advancement yung mga tao, lahat yan dahil kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano man meron ang mga tao ngayon, meron po silang limited na ownership dyan. Ano pong ibig sabihin? Kahit may pera tayo, ito lang po isipin natin. Oo, sa atin nga yung pera, di ba? Pero pwede mo bang sunugin yan? Pwede mo bang ipamigay yan? Hindi, di ba? Kahit sa'yo yun, meron limitado yung ownership mo. Ibig sabihin, kailangan mo pang i-earn yun. O hindi mo pwedeng basta-basta sunugin. So, hindi pa rin. Ikaw yung total owner nun. Hindi tayo magiging forever dito sa dunya kung ano man. Ang meron tayo ngayon, babalik din tayo na walang-wala. Importante yung ginagawa nating kabutihan dahil ito yung ililista ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. At sa lahat ng mga paniniwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, parating meron mag-go against sa atin, hindi magiging always masarap yung buhay natin, susubukan at susubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dun sa paniniwala natin. At tayo ay mag-continue lamang sa paggawa ng kabutihan at tayo ay magtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga aral, number one, ang kahalagahan ng pagbabasa. Subhanallah,
Ito po yung pamamaraan. Ano yung basahin natin? Yung Quran. Dahil ang Quran ang pinaka-connection natin kay Allah. Parati tayong maging humble at lahat ng taong hindi o sumusuway sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila po ay pahihiyain. Isipin niyo po si Abu Jahal, isang noble, isang kinikilalang tao, pero dahil sumuway siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, dati ang tawag sa kanya, the man of wisdom. Pero nung siya ay tumanggi ng katotohanan, ang tawag na sa kanya, the man of ignorance. The man of ignorance, subhanallah. So ganun din po, ang nature ng tao kapag nagmamayabang, siya ay ibababa ng Allah, at kapag tayo ay nagiging humble, saka tayo tinataas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito na po nagtatapos. Humihingi po ako ng paumanhin sa pag-aaral po natin ngayon dahil medyo napahaba. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.